Hello guys, welcome back again to my vlog. And my vlog for today is gagawa ako ng bitter gourd salad or ampalaya salad. Ito guys, samahan nyo ako. Sisimulan na natin ang ating pag-prepare ng ating salad. Yan. Piliin nyo guys yung ampalaya na fresh, yung malutong siya, yung bagong pitas lang. Kasi kailangan natin siyang i-shred. Ngayon, pagka yung medyo kuluntoy na, hindi na siya pwede kasi sumasama-sama yun sa ano, pagka niyad-yad na natin, mahirap siyang iyad-yad. Kaya, para mas madaling gawin, ito malapit na siyang mahinog. Pwede nang itanim ang kanyang buto, pwede nang punla kasi, ano na, nag-start na siyang mag-red. Yan guys. Madali lang to. Tatlo lang ang ating ingredients. Itong ampalaya at ang ating pang sahog lang natin is kamatis at saka puting sibuyas ang gagamitin ko guys para hindi siya ganun ka strong yung kanyang lasa. Kasi pag red onion, maano yun, matapang yung lasa niya plus yung ampalaya pa na medyo mapait, kaya ano siya, mahirap. Ang ginagawa namin ito guys, sinasabay namin sa aming lunch para pag kayong medyo napapaitang ka na, pwede kang sumubo ng kanin tsaka ulam, ganun lang pang alternate, kasi pag kayong kainin mo siguro siyang puro, depende na rin siguro sa ano nyo, sa tolerance nyo sa pait. Sa amin, parang yun ang ginagawa naming paraan para maubos namin ang aming salad. Ayan guys, iiwain ko na yung kamatis. Tanggalan natin ang buto. Ayan. Kasi sabi nga nila, pag kayong ano kasi, may tendency na dumudula sa ating appendix yung buto ng kamatis. Kaya, wala rin namang masama kung halimbawa ang sundin mo. Yan. Masarap pa rin naman siya. Kahit medyo bawas yung juice kasi mas juicy yung part na may buto ng kamatis. Pero kung may nakaakibat naman na ano, peligro sa health, mas maganda na lang na ano, iwasan. Itong ating white onion guys. So, half lang ang isa sa hog ko. Ayan, set aside muna natin at mag-shred muna ako ng ampalaya. Ganito lang siya guys. Kasi dalawang mukha yung aking ano, yadyaran. Ito yung pino. Ito yung medyo ano, hindi ganong kapino. So, dito tayo sa hindi ganong kapino. Ayan. Ingat lang sa kamay. Kasi kahit plastic siya, hardened na plastic kasi, nakakasugat din siya guys. So, pag malutang yung ampalaya na gagamitin mo, ayan, madali lang siyang kayasin. Kaysa doon sa yung mga ilang araw na siya sa display yan, mahirap na. Ano yun, kumukunat. Ayan. Pag minsan guys, gumagawa ko ng juice, dito ko lang din sinishred. Doon sa kabilang side ako, doon sa pino. Tapos, gagamit ako ng salaan. Ayun, purong-purong juice ng gulay o kaya prutas ang maiinom mo. Siya lahat. Kasi pag kayong hindi na fresh, yung iba dyan hindi masasama sa ano, sa kudkuran. Ang tawag namin dito sa Cebu guys, alaran. Dito sa Tagalog hindi ko masyadong ano, yadyaran. Ganun, maririnig mo sa iba, yadyaran. Ayan. Parang konti pa. Busin ko na lang. Maliit na to eh.
mas maganda yung makukuha natin yung nutrients niya talaga na pure, ang alkaline, paghilaw yung gulay o kaya prutas. Ayan, hindi ako magtitimpla dito, guys. Hindi ako gagamit ng salt, hindi ako gagamit ng vinegar, kasi pag nilagyan mo siya ng vinegar, acidic na siya, guys, kasi acidic ang suka. Gusto ko yung ano, yung pure na lasa ng ano, ng bitter gourd. Kasi marami siyang health benefits, mamaya sasabihin ko. Okay, so mag-concentrate muna tayo sa ating pag-shred. Ayan. Sa una lang mahirap, guys. Pero pag nasanay ka na, madali lang naman. Noong una, guys, parang nahirapan talaga din kung kainin siya, kasi nga medyo bitter talaga. Pero pag nasanay ka na, lalo na pag isabay mo siya sa lunch mo, yung meron kang rice, meron kang ulam, yun, madali na lang, mamalayan mo na, ubos na yung ano mo, salad mo. Sa panahon kasi ngayon, guys, na uso na yung mga terminal sickness, terminal illness, kailangan nating mag-isip ng mga healthy na pagkain na panlaban sa mga cancer. Ayan, kahit medyo hindi maganda ang lasa, pero sabi nga nila, ang mga healthy na pagkain, yun yung walang mga lasa. Kasi yung mga pagkain na mga, sabi nga nila, nakakabata, yun yung mga ano, masasarap. Diba, guys? Yung mga putok-batok, yan, ang sarap niyan. Pero pagkatapos mong kumain, nahihilo ka, kakaramdam ka ng hilo. Subukan nyo, guys, kumain kayo ng gulay na yung ano lang talaga siya. Wala siyang mantika, halimbawa bulang lang na gulay. Ang gaan ang pakiramdam. Ang gaan ang katawan mo. Pero pag ang ulam mo ay yung mga putok-batok, Diyos ko po, pagkatas mong kumain, hindi mo malaman kung anong gagawin mo sa sarili mo. Mabigat sa pakiramdam. Ayan. Hihiwain ko na ang aking kamatis. Huwain lang natin siya ng maninipis. Pwede naman i-shred din siya. Yun nga lang, medyo mahirap yung hawakan, guys, kasi maliit. Baka yung daliri mo ang ma-shred mo dun masama. Okay lang din naman. Kasi pang ano lang din naman siya para hindi lang blunt yung kulay. So, itong ating white onion. John. Yung kalahati ilagay ko dyan pang halo. White onion, tapos ang ating kamatis or tomato. Ayan, guys, oh, pure siya, nakatas. Kasi yung iba pinipiga yan, tapos pinapalitan ng suka. Which is mas healthy yung ganito, guys. Yung purong katas. Purong katas lang siya ng ampalaya. Kasi marami siyang itutulong na ano, benefit sa ating katawan. Kaysa kumpara doon sa lagyan mo siya ng suka. Mabawasan yung kanyang paet, pero mapalitan naman siya ng acid. So, hindi siya ganun ka-healthy. Ayan, guys. I-ano na lang natin. Sprinkle na lang to. Ayan. For my thumbnail, para maganda siyang tignan. Pero mamaya, guys, ihahalo namin to. Nga pala, hindi ko nga pala naihalo yung ano. Ayan. Beautiful. Kahit mapait siya, isipin mo na lang yung makukuha ng katawan mo na nutrients. Kaysa kumain ka ng mga bagnet. Yan. Yan, guys. Yan na yung ating finished product. At
Ang mga health benefits na makukuha natin sa pagkain nating ampalayan hilaw, guys. Bitter gourd is known as a alternative cure to cough or ubo, stomach problems, wounds, and diabetes. Yan. So, it contains twice the calcium of spinach and beta-carotene of broccoli. So, ang ganda ng kanyang ano, guys, ang ganda ng kanyang benefits. And lowering bad cholesterol. So, tayong medyo mataas na ang cholesterol. So, maganda sa atin, kakain tayo lagi ng ampalaya na hilaw. Ayan, guys. Antioxidants and anti-inflammatory or swelling or pamamaga. Halimbawa, mayroon kang sugat. Para hindi mamamaga, kumain ka ng ampalaya na hilaw. Tapos, good for kidney or renal problem. So, nakakatulong siya. Halimbawa, medyo may problema ka sa kidney. So, pwede ka sigurong ampalaya juice ka na lang. Ayan. Ayan, guys. Ayan ang ating finished product. So, isusulat ko na lang din sa description box yung kanyang mga benefits, guys. Para kung ayaw nyo mag-search, ayun na, given na sa inyo. Basahin nyo na lang sa description box. Until my next video, huwag nyong kalimutan na manood ng 3 minutes mahigit bago kayo gumawa ng kung ano mang aksyon. At ipagpatuloy lang ng atin ang ating tulungan, guys, sa bawat isa. Mega shout out to all my YouTube families. Hindi ko na kayo maisa-isa, guys. And alam nyo naman na tawag dito, sinisikap ko ang makakaya ko. Every time na bumibisita kayo sa aking comment section, guys, bibisitahin ko din kayo isa-isa para tulungan tayo, guys. Iwa-watch ko rin yung inyong video ng tamang pag-watch, hindi yung kulang-kulang. Para naman ang ating effort, guys, ay hindi masasayang, hindi mapupunta sa spam. At saka sa mga pumupunta sa akin na hindi bit-bit ang video ko sa notification ko, pasensya na kayo, guys, hindi ko kayo babalikan. It means na hindi kayo nanood ng aking video, dumiretso kayo ng dikit, so mapupunta lang sa spam pag babalikan ko kayo. Kaya ang binabalikan ko lang, guys, yung tama ang ginagawa. Bit-bit ang video ko pagdating sa notification at may comment siya sa comment section. Ayun, ang tama, guys. Kaya sana naman sa ating mga baguhan, sikapin natin na gawin ang tama, guys, para hindi masayang ang ating effort, ang ating mga data, or kung wifi man yan. Okay, guys, mag-ingat tayo palagi. Lagi tayong magsuot ng face shield, face mask pag lumalabas, observe physical distancing, at pagdating sa bahay, gargle muna bago uminom ng tubig, hugas ng kamay with soap. Okay, guys, be nice to everyone, and God bless. Thank you so much for watching. Until my next vlog, bye-bye!